Ang bidyong ito ay tatalakay sa biodiversity at mga suliraning pangkapaligiran ng Asya. Ang pagkakaiba-iba at katangi-tanging anyo ng lahat ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan ay tinatawag na biodiversity. Ang Asya, bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo, ay itinuturing na pangunahing pinagmumulan ng global diversity. Ngunit, habang ang mga bansa sa Asya ay patuloy na papunta sa kaunlaran, kasabay din ito ay ang pagsulpot ng mga suliraning ekolohikal at pangkapaligiran, bunsod ng hindi mapigil ang pag-unlad na ekonomiya at ang patuloy na paglaki ng populasyon. Ang mga bansang Asyano sa ngayon ay humaharap sa masalimuot na interaksyon ng mga isyong panlipunan, politikal, ekonomiya at pangkapaligiran. Ang masusing ugnayan at pagbabalikatan ng bawat isa sa loob ng isang bansa at sa pagitan ng bawat bansa ay mahalaga para makapagbalangkas at makapagpatupad ng angkop na solusyon sa mga suliraning ito. Sa pagtalakay sa mga suliranin at isyong pangkapaligiran, mahalagang mabatid ang mga sumusunod na terminolohiya. Una ay ang desertification. Ito ay tumutukoy sa pagkasira na lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag tumagal ay ahantong sa permanente pagkawala ng kapakinabangan o productivity nito tulad ng nararanasan sa ilang bahagi ng China, Jordan, Iraq, Lebanon, Syria, Yemen, India at Pakistan. Pangalawa ay ang salinization. Sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o kaya naman ay inaanod na tubig papunta sa lupa. Ito ay nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon sa paligid ng mga estuary at gayon din sa mga lugar na mababa na ang balo ng tubig o water table. Unti-unting nanunuot ang tubig alat o salt water kapag bumababa ang water level gaya ng nararanasan ng bansang Bangladesh dahil nanunuot na ang tubig alat sa kanilang mga ilog. Pangatlo ay ang habitat. Ito ay tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Ito ang pangunahing apektado ng land conversion o ang paghahawa ng kagubatan, pagpapatag ng mga mabundok o maburol na lugar para mabigyang daan ang mga proyektong pangkabahayan. Pang-apat ang hinterlands. Ito ay tumutukoy sa malayong lugar. Malayo sa mga urbanisadong lugar, ngunit apektado ng mga pangyayari sa teritoryong sakop ng lungsod. Ang lungsod ay nangangailangan ng pagkain, panggatong at troso para sa konstruksyon na itinutustos ng hinterlands na humahantong sa pagkasaid ng likas na yaman nito. Panglima ay ang ecological balance. Ito ang balansing ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran. Pang-anim, ang deforestation. Ito ang pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat. Isa ito sa mga problemang nararanasan ng Asya sa kasalukuyan. Ayon sa Asian Development Bank, nangunguna ang Bangladesh, Indonesia, Pakistan at Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na antas o rate ng deforestation. Pangpito ay ang siltation. Ito ay tumutukoy sa pagdami at padagdag na deposito ng banlik na dala ng umaagos sa tubig sa isang lugar. Ito ay isa rin sa mga problemang kinakaharap ng mga bansa sa Asya na dulot o bunsod ng pagkasira ng kagubatan at erosyon ng lupa, gaya ng kondisyon ng lawa na Tonle Sap sa Cambodia. Pangwalo ay ang red tide. Ito ay nagaganap dahil sa dinoflagellates na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Ang global climate change naman ay tumutukoy sa pagbabago ng pandaigdigan o regional na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago sa daigdig o ng mga gawain ng tao. Karaniwang tinutukoy nito sa kasalukuyan ay ang pagtaas ng katamtamang temperature o global warming. At ang huli ay ang ozone layer. Ito ay isang suson sa stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone. Mahalagang pangalagaan ng ozone layer dahil ito ang nagpoprotekta sa mga tao, halaman at hayop mula sa masamang epekto ng radiation na dulot ng ultraviolet rays. Marahil ay madalas mo napapanood sa telebisyon, naririnig sa radyo,
o kaya nababasa sa mga pahayagan ang mga balitang nagaganap sa ating kapaligiran tulad ng matinding pagbaha at landslide na dulot ng malakas na pag-ulan at ng bagyo. Ang tagtuyot sa ilang bahagi ng Asia, ang mga epekto ng global warming, ang mga sakit na lumalaganap o pinapalala na polusyon ay ilan lamang sa mga suliraning pagkapaligiran na nararanasan natin ngayon. Naririto ang ilan sa mga suliraning pagkapaligiran sa Asia. Una ay ang suliranin sa pagkasira na lupa. Tunay na malaki at mahalaga ang papel na ginagampanan ng lupa para patuloy na mabuhay ang mga tao. Sa kapakinabangan o productivity nito nakaasa ang mga produktong agrikultural na tumutusto sa kabuhayan ng mga mamamayan. Gayunpaman, ang pag-abuso sa lupa ay nagbubunsod ng malalang mga suliranin gaya ng salinization at alkalinization na nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon. Malubhang problema ang salinization sa Bangladesh dahil nanunuot na ang tubig alat sa kanilang mga ilog na dumadaloy sa 38% ng bansa. Isa pang malubhang problema sa lupa ay ang desertification gaya ng nararanasan sa ilang bahagi ng China. Maging ang ilang bahagi ng Asia tulad ng Kanlurang Asia ay nakakaranas din ng tuyong lupain gaya ng Jordan, Iraq, Lebanon, Syria, at Yemen sa Kanlurang Asia, at ang India at Pakistan naman sa Timog Asia. Ang pagkasira o pagkatuyo ng lupa ay maaaring magdulot ng matinding suliranin gaya ng kakulangan sa pagkain at panganib sa kalusugan. Isa pang pinagmumulan ng pagkasira ng lupa ay ang overgrazing, kung saan ang kapasidad ng damuhan ay hindi sapat sa laki ng kawan ng hayop. Ito ay nakakasira sa halaman o vegetation ng isang lugar. Ang hilagang Iraq, Saudi Arabia at Oman ay ilan lamang sa mga bansang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Isa pang suliraning pagkapaligiran sa Asia ay ang urbanisasyon. Dahil sa mabilis na urbanisasyon sa Asia, labis na naaapektuhan ang kapaligiran nito. Ito ay nagdudulot ng mga kaugnay na problema gaya ng pagdami ng mahihirap na lugar o depressed areas at may mga pamayanan na may mataas na insidente na pagkakasakit at iba pang panganib sa kalusugan. Mahigit sa 3,119 sa mga bayan at lungsod ng India ay may ganitong sitwasyon. Ang kalusugan ng mga mamamayan sa mga lungsod ay direktang naaapektuhan ng urbanisasyon gaya na pagtatapon ng mga industriya ng kanilang wastewater sa tubig o sa lupa. Ang mga kalapitbayan ng lungsod ay naaapektuhan din ng urbanisasyon dahil dito kinukuha ang ilang mga pangangailangan ng lungsod na nagiging dahilan na pagtasaid ng likas na yaman nito. Kaugnay na problema rin ng urbanisasyon ay ang noise pollution mula sa mga sasakyan, gayon din ang mga ilang aparato at makinang gumagawa ng ingay. Ayon sa mga eksperto, may epekto sa kalusugan ang labis na ingay dahil nagdudulot ito ng stress at nakakadagdag sa pagod. Sa ilang sitwasyon, ito ay nagiging dahilan ng pagkabingi. Nahaharap din ang Asia sa suliranin ng pagkawala ng biodiversity. Ang kontinente ng Asia ay itinuturing na isa sa may pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. Ang China, India, Thailand, Indonesia at Malaysia ay katatagpuan ng pinakamaraming species ng mga isda, amphibian, reptile, ibon at mammal. Ngunit, sa kabila nito, ang Asia rin mismo ang nakapagtala ng pinakamabilis na pagkawala na biodiversity dahil sa patuloy na pagtaas na populasyon, walang habas na pagkuha at paggamit ng mga likas na yaman, pag-aabuso sa lupa, pagkakalbo o pagkakasira ng kagubatan o deforestation, polusyon sa kapaligiran at ang introduksyon ng mga species na hindi likas sa isang partikular na rehiyon. Isa pa sa suliraning pagkapaligiran na kinakaharap ng Asia ay ang pagkasira ng kagubatan. Ang deforestation o tahasang pagkawasak ng kagubatan ay isang napakakritikal na problemang pagkapaligiran. Masama ang dulot nito sa natural ecosystem dahil ang likas na yaman ng kagubatan ay nababawasan. Pinipiling putulin ng mga punong may ilang libong taon nang nabubuhay sa kagubatan at hindi ito basta lamang napapalitan sa pamamagitan ng muling pagtatanim. Sa pagkawala ng mga puno,
Marami ring mga species ng halaman at hayop ang nanganganib dahil nawawalan sila ng natural na tirahan o natural habitat. Ang pagkakalbo ng kagubatan ay nagbibigay daan sa iba pang problemang pagkapaligiran tulad ng pagbaha, pagguho ng lupa, siltasyon at sedimentation. Pangunahing sanhi ng problemang ito ay ang commercial na pagtotroso, pagkakaingin, pagpuputol ng puno upang gawing panggatong at ang pagkasunog ng gubat.